Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pakamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong koraparoko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapahala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay
ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan niyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. "Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang iyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon." Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, "Iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang 1 sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang sa tanghali, tinawag nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na inilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng 1 kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. "Minsan pa," utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagbabalik loob."
Noy di nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tayo pong lahat. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Tugon, Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Tugon, Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay, hindi ako matitinag. Tugon, Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tugon, Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, kunin ang Diyos, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 10th linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay gumugunita at nagdiriwang ng araw ng kalayaan ng ating pong bansa. Matapos ang ilang taon na pananakop sa ating bansa ay nakamtan natin sa tulong ng ating mga ninuno na nagtagumpay upang tayo po ay mapalaya, kung kaya't mayroon tayong tinatawag na Araw ng Kalayaan.
Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin na ipinahayag ni Jesus na hindi siya naparito para baguhin ang kahit na anong bagay tungkol sa kautusan, kundi ito ay kanyang tuparin, isabuhay, ipaliwanag sa mga tao na sa tagal din ng panahon na sila rin ay nasakop ng iba't ibang mga bansa. Medyo nalito na rin ang mga Israelita, nalito na rin ang mga Hudyo sa kung ano nga ba talaga yung kahulugan ng bawat kautusan na ibinigay ng Diyos. Ang kautusan o yung mga aral ay binigay ng Diyos para ang tao ay maging malaya. Ang kautusan ay ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkasundo ng Diyos at ng tao. So, hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan para tayo sakalin, kundi para sa isang mas maayos na pakikitungo sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. Malinaw po ba? Yan. Pero sa konteksto po ng ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, dito po sa mensahe na ibinibigay ni Jesus sa atin, ano nga ba nangyayari sa panahon natin ngayon? Nagiging malaya ba talaga tayo? O mas lalo tayong nakukulong sa kung sino-sinong tao na talagang ikukulong at ikukulong ang ating bayan? Nakakasawa din minsan na marinig na puro tayo sigaw ng kalayaan, pero ang mga taong inaasahan natin na magpapalaya din naman sa atin ay mismong sila ang nagpapahirap dahil lamang hindi nauunawaan ang mga kautusan. Pag sinabi ng kautusan, ito yung mga batas na dapat nating kinikilala at isinasabuhay. Pero dito nga po, no, sa kasalukuyang panahon natin, simula siguro ng magkaisip ako o nang magsimulang bumoto ng mga taong manunungkulan sa ating bayan, nakakailang batas na nga ba ang nagagawa ng tao? Nakakailang batas na ba tayo sa Pilipinas? Kagaya ng mga kamalian ng mga Hudyo, yung mga hindi naman dapat gawing batas ay ginagawang batas. Kaya nga yung 10 utos na ibinigay ng Diyos ay dumami ng dumami dahil lamang sa mga ipinapatupad ng tao. Kung kaya't yung mismong utos ng Diyos natabunan na, nakalimutan na. Ngayon, sa atin, usapin natin, pilit nating binabago ang konstitusyon natin na nilikha para mismong maranasan ng Pilipino ang kalayaan. Pero sa dami, ano nga ba nangyayari? Nagiging malaya ba talaga tayo o nakukulong tayo? Sa mga mambabatas natin, no? Kung inaakala nila na nakakatulong ang mga batas na ginagawa nila para sa Pilipino, unang-una sila ang mga nakukulong dahil lamang sa mga batas. Dahil bawat batas na nililika ay may kabayaran, may perang involved, mayroong nagpapaikot para gawin ang batas na ito at sila ay babayaran. Tayo mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga lang sa atin, pag nabigyan tayo ng ayuda, okay na yan. Kaya nga pati ang ayuda, pati ang four-piece, pati ang kung anumang binibigay, nagiging batas pa rin. Ginagawa pa rin batas. Alam niyo po, bang bawat batas may bayad? Kung sino man ang may akda, may bayad? So kala natin nakatulong, naisahan pa rin ang pinaka-ordinaryong Pilipino. Pero muli, no? Hindi tayo titigil
dapat, no? Hindi tayo mawala ng pag-asa na mayroong lilitaw ng mga taong hindi para baguhin ang batas, kundi para ipaliwanag ang batas at ipatupad ito. Ang dami natin batas, no? Wala lang talagang nag-i-implement. Doon tayo kulang. Gagawa ng batas, walang implementation. O kaya, gagawa ng batas, hindi naman talaga alam papaano ipatutupad ito. Gawa lang ng gawa. So, sa diwa ng ating kalayaan, bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating konstitusyon. Hindi tayo pinanganak sa mundong ito para gumawa ng bagong konstitusyon o baka para baguhin ang mga konstitusyon natin, lalo na yung mga pinakamahalagang bahagi ng konstitusyon. Unang-una, naalala ko po, no, ang pinakamahalaga sa konstitusyon natin ay ina-acknowledge natin ang Diyos sa buhay ng bawat Pilipino. Pero anong ginagawa? Alisin ang Diyos sa konstitusyon. Ngayon, ang bahagi ng konstitusyon, pinakamahalaga at dapat protektahan ng bansa, pamilya. Pero ngayon, gustong wasakin ang pamilya. So para saan ang lahat ng batas na ito? Kung inaakala natin na tayo po ay mas nagiging malaya, tayo po ay lalong naghihirap at pinapahirapan dahil sa mga ganitong pag-uugali. Huwag nating hayaang mabaliwala ang dugo na inialay ng ating mga ninuno para lamang makamtan natin ang kalayaan na nararapat sa bawat isa sa atin. Dahil yun din naman ang pinakagusto ng Diyos na maranasan natin, ang maging malaya, lalong-lalo na sa kasalanan. Amen? Tumayo ang lahat. Ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na na mapanatili ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din para sa kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa, at lalong-lalo na para sa mga mambabatas ng ating pumbansa.
Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Hangin mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inalay sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo at kalugdahan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniyahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, lahat po ay inaanyayahan na lumabas dyan po sa harap ng simbahan para po sa pambansang awit at panatang makabayan. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Walang sinuman ang namumuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.